Maligaya tayo rin Yesus, maligaya magliligo, mapayapat magalak at magbukos. Maligaya tayo Yesus, kung maglingkod ka Yesus, bawat kaya ligos. Uy, maligaya kaya rin Jesus, maligaya sa pagsunod, buhay kaya mapusang iado, maligaya ka Jesus, kung maging ka Jesus, bawat kaya ito. Sa kanyang pagkatubos, maligaya ka Jesus, maligaya ka Jesus, bawat kaya ibos, maligaya pag may kuha ko na tayo, ano po sa buhay natin, kaya hindi tayo nagsesettle sa pwede na yan. So hindi pwede ang pwede na. Ngayon, pag-uusapan natin yung crab mentality. Ito, sikat na sikat ito sa mga Filipino. Crab mentality is a widely known as Pinoy negative mentality. Because Filipinos are always trying to pull down others. Yan daw ang gustong-gusto nating gawin lagi. Ang hataking pababa ang ating kapwa. Madalas nga yan ang kwento sa ibang bansa eh. Mas mahirap daw nakatrabaho kapareho mong Pinoy. O, bakit daw? Kasi sisiraan kanya, ibabagsak kanya. O, mabuti pa raw na ang mga kasamahan mo ay ibang mga lahi. Ganun daw yun. Ano? Hindi ko alam kung totoo kasi hindi naman ako nagtatrabaho sa ibang bansa. Pero minsan, yan yung mga sinasabi ng mga nag-a-abroad. Kasi nga, yung mga mentalidad natin daw mga Pilipino, ayaw nating naaangatan tayo. Gusto natin tayo ang nasa top o tayo ang nasa taas. But this mentality is common bad habits not only by Filipinos. Ano? Kundi ito ay bad habit or mentality ng halos lahat ng tao. O, lahat naman ng tao kahit hindi Pinoy, meron ding mentality na ganito. Yung hinahatak ang iba pababa. Ano, kaya wag nating isipin na tayo lang ang merong gantong mentalidad. Ano, bagamat itong crab mentality ay sumikat siya sa mga Filipino. Ano, kasi ganun daw ang attitude natin. Pero ang totoo, marami namang mga tao na ganyan ang utak, mga utak talangka. Ano, mga hinahatak ang iba pababa. Ano, so kasi ayaw nila na sila'y naangatan. Gusto nyo bang malamang kung kayo ay one of them? Oh, magsuri tayo ha. Tingnan natin kung tayo ba ay mga isip talangka. Oh, kasi wala namang aamin eh. Ano, hindi naman tayo aamin na tayo merong crab mentality eh. Wala namang umamin dyan. Ano, kasi yan daw ang panglabing isang utos. Huwag aamin. Ano? So, wala namang aamin na siya ay ganito ang utak. Ganito ang isip. Pero sa buhay natin, magsuri lang tayo, may mga instances sa buhay natin, meron tayong crab mentality. Ano? So titingnan natin, susuriin para malaman natin kung tayo ay one of them. Kung tayo ba ay isip talangka. Una, ang mga taong may crab mentality ay yung mga taong mayayabang, masyadong mataas ang tingin sa sarili, at mababa ang tingin sa iba. O, yan yung unang marka ng mga taong merong isip o utak talangka.
ano, yung mga taong masyadong matataas ang tingin sa sarili, ang tingin naman sa iba ay sobrang baba. Kaya nagagalit sila kapag nakikita nila na nauungusan sila. Yung nakakahabol sila or nakakapantay or nalalamangan pa tayo ng ibang mga tao. Diba? Kasi nga ang nasa isip nila, sila lang ang magaling. Sila lang ang nasa top, wala nang iba. Sila lang ang sa tingin nila ay deserve na ma-promote, deserve na mataasan ang sweldo, sila lang ang deserving na palakpakan at tingalain, hindi ang iba. Dahil ang tingin nila sa sarili nila, sila lang yung nasa taas at ang iba ay nasa baba. Pag ganyan ang ating pong attitude, tayo po ay naroon sa tinatawag na level ng crab mentality. May possibility na ganun ang ating pong attitude. Ano po? Dahil sa ganitong mga pagkakataon. Kasi pag ang tingin natin sa sarili natin sobrang taas, tapos ang tingin natin sa iba ay sobrang baba, tapos pag sila'y umaakyat, umaangat, anong gagawin natin? Sisipain natin sila pababa. Hindi tayo papayag na maging kapantay nila o pumantay sila sa atin or maungusan pa tayo. Kasi ang tingin natin sa sarili natin, dapat tayo lang ang nasa top. Yan yung mga taong may crab mentality. Ano, yung mga taong masyadong proud sa sarili. Pangalawa, ang mga taong may crab mentality ay ang mga taong ang motto sa buhay ay ganito. Kung wala ako, wala ka rin. Kung hindi ako, mas lalong hindi ikaw. Kung hindi ko yan makukuha, hindi mo rin makukuha. Yan yung mga motto nila. Ano, ito yung ideya nung mga talangka doon sa isang bucket o sa isang bayong. Diba? Sa isang bayong, alam na din kwento ng mga talangka eh. Sa isang bayong, maraming talangka. Bakit walang makalabas sa bayong? Kasi naghahatakan sila pababa. Pag merong umaakyat, anong gagawin ng isa? Hihidahin siya para siya ang mauna. O hahatakin ulit. Kaya walang makaalpas, walang makaalis doon sa bayong dahil nga naghahatakan sila. Ano, ganun ang ibig sabihin. Kasi ang point nila, kung hindi ako makakalabas sa bayong, hindi ka rin makakalabas. Walang makakalabas sa atin dito. O yun yung kanilang goal. So kung lalabas ako, hindi ako makalabas, hinatak mo, nakataas ka na, hahatakin din kita. Walang makakalabas dito. Ano, kung ilalagay natin sa pang-araw-araw nating buhay, kung hindi ako mapopromote, hindi ka rin mapopromote. Gagawa rin ako ng paraan para pigilan ang promotion mo. Kung hindi tataas ang sweldo ko, hindi rin tataas ang sweldo mo. Kung hindi ako magiging honor, di ka rin magiging honor. Ganun ang kanilang thinking. Yan yung mga kaisipan ng mga isip talangka. Pangatlo, ang mga taong may crab mentality ay yung mga taong maingitin. Envy. O envious. Ano, dapat hindi marunong hindi mga marunong mag-appreciate ng kapwa at mahilig mamuna. Yan po yung mga taong may crab mentality, yung mga naiinggit sa kapwa. Tandaan niyo to, 99.9% yung mga taong hindi marunong mag-appreciate ng kapwa at yung mga taong namumuna sa kanilang kapwa, inggit yun. Sa halip na matuwa sila dahil yumayamang kayo, sisiraan pa kayo. Sasabihin, kaya lang naman yumaman yan kasi yung anak niya, pinakasal niya sa hapon. Kaya lang naman honor ang mga anak niya, sip-sip yan sa mga guro. Lagi yung nagpapadala ng chocolate. Isang ganun ang mga kaisipan. Usually, pag ganyan, inggit lang yan. Ano, maraming mga naiinggit. Ano, pwedeng totoo yung sinasabi nila, pero ang pinaghuhugutan ng kanilang mga sinasabi, inggit. Eh bakit sila naiinggit? Dahil nga, ang ayaw nila na naaangatan sila ng iba. Gusto nila sila yung naroon sa ganung sitwasyon.
Gusto nila sila yung gumanda ang buhay, yung anak nilang honor sa school. Naiinggit lang sila. Ang mga taong nagbababa sa atin, yung ibinababa tayo, ang pinag-uugatan yan, inggit. Kaya yung mga may crab mentality, inggit yan eh. Inggit ang tawag dyan. Ano? Pang-apat, ang mga taong may crab mentality ay ang mga taong sa tingin nila, sa mga kasama nila, kakumpetensya. Kalaban. Hindi kakampi. Sa halip na ang dapat maging tingin nila sa kanilang kapwa ay ka-team, ang tingin nila sa kanilang kapwa ay kakumpetensya. Ang tingin nila sa kanilang mga kasama ay kalaban, ano, kakumpetensya nila. So, minsan yan ang nagiging problem, di ba? O bakit ayaw mong pahiramin ng materials ang kasama mo? Eh kasi baka ma-promote siya, ikaw hindi. Bakit ayaw mong tulungan doon sa kanyang ginagawa? Eh kasi baka maungusan ka. Minsan ganun ang thinking natin. Ano po? So, kasi ang tingin natin, kalaban, kakumpetensya doon sa mga tao sa paligid natin. Dapat tinitignan natin yung mga tao sa paligid natin, lalo na kung katrabaho natin, kaklase, mga kasamahan, ka-church. Tingin natin sa isa't isa ay kakampi. Teamwork tayo, hindi tayo magkakalaban. O, ganun dapat tayo. Pero sa mga utak talangka, ang tingin nila sa lahat, kakumpetensya, kalaban. Ano? Palima. Ang mga taong may crab mentality ay ang mga taong mahilig magturo. Mahilig magturo. Mga, tawag daw, makapili ba? Tama ba? Kahit mali nila, hahanap at hahanap sila ng rason para ipakitang ikaw ang may kasalanan kaya nagkamali siya. Yung lahat ng sisi, ituturo niya sa iyo para lang siraan ka, ibaba ka, at itaas ang kanyang sarili. Alam niyo ba mga kapatid, ang mga taong mahilig manisi, mahilig magturo, isa lang ang layunin niyan. Ibaba ka at itaas ang kanyang sarili. Ganun lang naman yan eh. Kaya ka sinisiraan ng kapwa mo para ibaba ka at itaas ang sarili niya. Magmukha siyang mabait at magmukha kang masama. Yan yung mga taong may utak talangka. Ano? Pag ikinukwento ka sa iba para ibaba ka at ibinibuild niya ang sarili niya, crab mentality yun. Kasi ibinabagsak ka. Ganyan yung mga taong merong kaisipang katulad ng mga talangka. Ano po? Yung pong ibabagsak ka para itaas ang kanilang sarili. Ano? Pang-anim, ang mga taong may crab mentality ay yung mga taong nababaliw, napapraning, at nag-i-hysterical kapag ang iba ay umaangat at siya ay naiiwan sa baba. Ayaw na ayaw kasi nilang nakikita na nagsasaksid ng iba. Ayaw nilang umaangat ng iba, lalo na kung sila yung nalalampasan. Kaya nag-i-hysterical ang mga yan, ang mga napapraning. Yung bang pag halimbawa na promote ang kasamahan mo tapos ikaw ay hindi, napapraning yan. Pag yung kasama mo ay nataasan ng sweldo, ikaw ay hindi, pag napraning ka, ibig sabihin nun, may tendency ng ibig sabihin, meron kang crab mentality. Eh bakit hindi ka matuwa kung siya ay umangat? May tamang panahon at pagkakataon para sa lahat. At pangpito, ang mga taong may crab mentality ay ang mga taong walang pakiramdam sa pangangailangan ng iba. Mga super insensitive. Hindi ka nila tutulungan. Never nilang gagawin yun kasi ayaw nga nila na maungusan mo sila. Parang sa school, tinanong ng top 2 si top 1, paano ito gagawin? Tuturuan ba ni top 1 si top 2? Never. Kung utak talangka siya. Pero kung ang batang yun ay
hindi ganun ang kaisipan. Ang kaisipan niya ay gusto niyang matuto, bonus na lang yung maging top siya, tutulungan niya yun. Eh minsan naman, yan ang kasalanan din kasi ng mga magulang kung bakit ang babata pa ng anak, mga utak talangka na rin. Diba? Kasi ang nanay at tatay, ganyan ang sasabihin sa anak, oh, ang papayag ha, nauungusan ka nung top 2, dapat ikaw ang top 1. Yan ang nagiging problema. Kaya ang bata tuloy, ang tingin niya sa mga kaklase niya, kakompetensya. Lahat kalaban. Kaya pag may nagtanong sa kanya para matuto, hindi niya tutulungan. Diba? Kasi iniisip niya, nako, pag itinuro ko ito, malalaman niya. At pag nalaman niya, baka mataasan pa niya ako. Ganun ang nagiging problema ng mga tao sa ating kapaligiran. Ano, hindi ka tutulungan, hindi ka tuturuan kasi ayaw kanyang maging kapantay or mas nakakalungkot na ayaw niya eh maungusan mo pa siya o malampasan. How can I get rid of it? Paano natin magagamot, malalampasan at patuloy na maiiwasan ang crab mentality? Kung doon sa pito meron kayo, doon sa pitong binanggit natin, kung na, di ko pala natanong kung nakailang kayo. Ano, nakailang kayo? Maganda yata, nagtanungan tayo, sino ang nakapito? doon sa pito, sino ang nakapito? Taas ang kamay. Ano? Naka-anim, naka-lima, apat, tatlo, dalawa, isa. Ano? Sino yung nakawala roon? Aba, napaka-very good naman ninyo kung wala. Ano? So, paano natin? Kung merong sinyales na tayo ay merong crab mentality, ano, dahil sinuri natin doon sa pito, kung merong kayo riyan, paano natin mapagtatagumpayan ito? Paano natin malalampasan at paano natin magagamot ang mentalidad na ito para yung negative mentality maging positibo? Hindi tayo humahatak ng kapwa pababa, kundi tayo'y humahatak papataas. Tayo'y mga tumutulong ano, doon sa ating kapwa. Yan yung dapat natin ginagawa. Ano. So, paano natin maayos ito, itong attitude na ito? Una, tanggapin nyo na may crab mentality kayo. Umamin kayo. Yan ang unang-una na dapat natin ginagawa. Kasi sabi ko nga sa inyo, yan ang problema. Walang umaamin sa atin. So tandaan yun mga kapatid, mahirap gamutin ang naniniwalang wala siyang sakit. Mahirap mag-sorry ang naniniwalang wala siyang ginawang mali. Mahirap magbago yung taong sa tingin niya ay okay siya. Mahirap gumaling ang crab mentality hanggat hindi mo tinatanggap na meron ka nito. So dapat tanggapin muna natin, accept it. Diba? Tanggapin mo sa sarili mo na minsan sa buhay natin naiinggit tayo, gusto natin tayo ang top, ayaw natin na tayo ay kapantay nila, gusto natin tayo lang ang naroon sa taas, ayaw natin tulungan ng iba kasi iniisip natin baka tayo ay malampasan. Tanggapin natin na meron tayong ganyang attitude. Tanggapin natin. Kasi paano mo gagamutin yan kung hindi mo tinatanggap? So, ang unang mong gagawin, tanggapin mo muna. Ano, tanggapin mo, Lord, ako po ay merong crab mentality. Umamin na kayo. Ano? Huwag na kayong magtago. Umamin na, mga kapatid. Ano? Pangalawa, tanggapin mo na merong mas magaling sa'yo. Diba? Mawawala lang yung tinatawag nating crab mentality kung tatanggapin nyo sa sarili nyo, merong mas magaling talaga sa inyo. Laging merong higit. Diba? Laging merong nakakaangat sa atin. Okay, tandaan natin, siguro magaling tayo, mahusay tayo, meron tayong mga angking kakayanan. Diba? Pero hindi laging tayo ang nasa top. Diba? Kahit nga yung mga nasa top, eh, minsan nagpapahinga rin eh. Pwedeng nung grade 1, top 1, grade 2, top 6, grade 3, top 5, di ba? Or kung ano. O minsan wala na siya sa top. Di ba? Nangyayari yan. Kasi
biglang may lalabas na mas magaling kesa sa'yo. Eh ang problem, kung pinaniwala na kayo ng sarili nyo at ng mga tao sa paligid mo na ikaw lang ang magaling, ngayon, ang tingin mo ngayon sa tao sa paligid mo, hindi pwedeng maging mas magaling kesa sa'yo. Kaya ibabagsak mo sila, hahatakin mo sila sa baba para ikaw lang ang umakyat at umangat. So tatandaan nyo palagi mga kapatid, nasan mang kayong larangan, anumang sitwasyon natin, laging merong mas magaling kesa sa atin. Huwag nyo isipin na kayo lang ang magaling. Huwag nyo isipin na kayo lang ang masarap magluto. Magaling sa pagkanta, magaling sa ganito't ganyan. Laging merong mas magaling kesa sa atin. Ano, yan yung katotohanan. So magagamot yung tinatawag nating crab mentality kung yan ang magiging kaisipan natin. Pangatlo, matutong pumuri sa tagumpay ng iba. Learn to celebrate the success of others. Matuwa kayo kapag merong umaangat at nagiging matagumpay. Bawa, merong yumaman, edi matuwa kayo. Palakpakan nyo. Nakakatuwa naman si Mare at gumanda ang buhay niya. Sa wakas, may mauutangan ako kapag nangailangan ako. Edi, okay. Magandang mga pangungusap kesa naman kung ano-anong sinabi mo. Diba? Tungkol sa kanya, para siraan siya. Kaya lang naman ganyan niya, yumaman kasi scammer yan. Kaya naman yumaman niya kasi marami yung niloko. Kaya lang naman yumaman niya kasi ganito't ganyan. Huwag ganun. Ano po? So kailangan tayo po ay matutong mag-celebrate sa tagumpay ng ibang mga tao. So kung na-promote ang kasamahan mo, i-congratulate mo. Diba? Kung merong ibang top na ungusan kayo, congratulate mo. Matuwa kayo at nagtatagumpay ang iba. Yan yung kailangan natin. May experience naman nila yung nasa top. Hindi yung laging tayo ang nasa top. Pangapat, lagi niyong tatandaan, ang crab mentality is a negative mentality. Hindi ito magandang ugali. Huwag nating hatakin pababa ang iba. Dapat hatakin natin sila pataas. Ayaw na ayaw ng Diyos yan eh. Yung tayo ay naghahatak pababa ng mga tao kasi negative mentality yan. Ang gusto ng Panginoon ay tinutulungan pa nga natin ng isa't isa. Diba? Sabi niya sa Galatia 6:1 hanggang 2, tulungan nyo ang inyong kapwa na sa kanyang pasanin. O hindi yung kayo pa ay nagpapapasan sa kanya. Or lalo nyong pinabibigat ang pasan niya at pinababayaan nyo na lang siya sa baba. Kailangan tayo po yung nagtutulungan. Mahalaga yan eh. Sabi sa Filipos 2:3, huwag kayong gumawa ng anuman dahil sa pansariling layunin o pagyayabang. Sa halip, bilang tanda ng pagpapakumbaba, ituring ninyong higit ang iba kaysa inyong sarili. Napakaganda naman ng talata. Tingnan daw natin ng iba na mas higit kesa sa atin. Kaya lang naman tayo nagkakaroon ng crab mentality kasi ang tingin natin, tayo ang angat kesa sa iba. Kaya kapag naaangatan tayo, nagagalit tayo. At hahatakin natin sila pababa o sisipain natin sila pababa para hindi sila makaakyat. O sabi ni Apostle Paul, dapat hindi ganon. Dapat ang isip natin katulad ng isip ng Panginoong Jesus. Diba? Yan yung mga pinag-uusapan dyan eh. Pero ang point natin, sabi niya, isipin mo na yung kapwa mo mas higit kesa sa'yo bilang tanda ng pagpapakumbaba. Importante yan eh. Sino yung mga mapagmataas? Ang tingin nila sa sarili, sila yung mataas. Sino yung mapagpakumbaba? Ang tingin nila, ang iba ang mas mataas kesa sa kanila. Sa Daniel 6:1-4, hanggang sa mga sumusunod, hindi natin babasahin yun. Pero tignan natin. Si Haring Dario ay pumili ng 120 pinuno sa mga relihiyon sa buong kaharian. Pumili rin siya ng 3 mamamahala sa mga pinuno ng rehiyon at mangangalaga sa kapakanan ng hari at isa rito si Daniel.
Si Daniel ang naging pangunahin sa tatlong tagapamahala at ang mga pinuno ng mga rehiyon dahil sa pambihira niyang karunungan. Dahil dito, inisip ng hari na siya ang gawing tagapamahala sa buong kaharian. Kaya, ang dalawang kasama niyang tagapamahala at ang mga pinuno ng mga rehiyon ay humanap ng maibibintang kay Daniel upang huwag matuloy ang magandang balak ng hari para sa kanya. Ngunit wala silang makitang dahilan sapagkat laging matapat si Daniel sa kanyang tungkulin. Sa itong hari, naglagay siya ng mga pinuno sa bawat bayan at meron siyang nilagay na pinaka tatlong pinuno. Tapos gusto niyang maglagay pa ng isang pinuno na mamamahala sa buong kaharian. At ang naiisip niyang piliin ay si Daniel. Natuwa ba ang kanyang mga kasamahan? No. Ba't hindi sila natuwa? Kasi iniisip nilang, dapat kami ang nariyan. Dapat ako ang piliin, pero bakit ikaw ang pinipili? So mag-isip tayo ng kaparaanan para bumagsak ang taong ito at hindi matuloy ang plano ng hari. And alam naman natin yung istorya na sumunod. Nag-isip sila ng plano, ginawa nila ng plano ang kanilang iniisip na masamang ito, at nakabuo sila. Ano? At napaniwala naman ng hari. Sabi, wala po dapat tatawag sa Diyos. Dapat ang tawagan lang ay kayo. Kayo lang ang dapat hingan, etc. etc. Eh si Daniel, prayerful. Nanalangin, nagbukas pa ng bintana. Ipinalita sa hari. O anong ginawa? Dahil bilang parusa, ay inihagis sa yungib ng mga leon. Ang kagandahan lang, eh, siyempre, pinrotektahan siya ng Panginoon na wala nang ganang kumain yung mga leon. Pagising sa umaga, eh, tinawag niya, Daniel, nariyan ka pa ba? Opo. Hindi po ako pinabayaan ni Yahweh. Sabi niya, o halika, umakyat ka na. Anong ginawa nung hari? Yung mga nagsumbong, itong mga gumawa ng batas na ito, itong mga merong crab mentality ito, yun yung inihagi sa yungib ng leon. Aba, hindi pa bumabagsak, nilalapa na sila ng mga leon. Eh. Yun yung papansinin po natin. So, pag meron tayong crab mentality, yan ang magbabagsak sa atin. Yan ang magdadala sa kapahamakan sa atin. Ano? Pero yun nga, si Daniel, ano pa rin, hinarap niya yung mga kritiko niya, mga nagbagsak sa kanya, na hindi niya itinuring pa rin mga kaaway. Pero yung hari, pinarusahan sila at sila yung kinain ng mga leon. Ano po? Kaya tayo mga kapatid, huwag tayong mag-iisip talangka. Huwag nating hatakin ng iba pababa. Hatakin natin sila pataas. Yan ang kailangan nating ginagawa. Ano po? At matuwa tayo kung merong umaangat, merong nagtatagumpay, kasi yun ang napakahalaga na dapat nating ginagawa. We celebrate the success of others. Ano po? So, stop crab mentality. Ano po? So, huwag tayong maging utak talangka. Let's pray. Lord, salamat po sa oras po na ito. Kami po ay dumadalangin at lumalapit sa inyo para po sa amin pong mga kababayan, mga kapatid, mga mahal sa buhay, lahat po ng mga tao sa paligid namin, na nawa ay patuloy niyo po kaming protektahan sa COVID-19, sa virus na ito, at patuloy pa rin i-provide ang pangangailangan namin kahit limitado ang mga kilos at galaw po namin gawa po ng quarantine. Ang prayer po namin, Panginoon, nawa po, patuloy niyong pagpalain ang aming pong mga kababayan na positibo sa COVID-19. I-bless niyo po sila, samahan niyo po sila sa ganitong mga panahon ng kanila pong pakikibaka sa virus po na ito. At tulungan sila na maging malakas ang kanilang katawan, lalo na ang kanilang kalooban, upang sa gayon hindi sila basa igupo ng mga karamdaman pong ito. Tulungan niyo po sila na sa ganitong panahon, lalo silang mapalapit sa inyo. Ang aming mga kababayan din na mga suspect sa COVID-19, i-bless niyo po sila, Panginoon, at itulot
na maging negative po sila sa mga swab test na ginawa sa kanila. Prayer din po namin sa inyo, Brother Noel na nasa pagamutan, pagpalain niyo po siya Panginoon at itulot na guminawa nawa ang kanya pong pakiramdam at makabalik na po ang dati po niyang kalakasan at guminawa na ang kanya pong mga paghinga. Kayo po magpala sa kanya Panginoon at patuloy na mag-iingat sa kanya pong mga pang-araw-araw na buhay. Ganyan po ang mga test na ginagawa sa kanya ay maging maganda ang mga resulta para po sa patuloy na paggaling ng aming pong kapatid na ito. Dalangin din po namin sa inyo ang iba naming mga kapatiran na mga frontliners din. Dumadanas din po ng mga karamdaman, dahilan na rin po sa pagod, dahilan din po sa prone sila sa sakit. Prayer po namin, pagpalain po ninyo sila, huwag niyo po silang pababayaan. At itulot po ninyo na protektahan din ang kanila pong mga pamilya na kanila pong inuuwian. Nawa po hindi sila maging carrier ng virus po na ito. Kayo po ang magprotekta palagi sa kanilang pang-araw-araw na buhay. Prayer din po namin, lahat po ng aming nakasama ngayon po sa live stream na ito. Bless po niyo sila at patuloy din pong pagpalain ang kanila pong mga pang-araw-araw na buhay. Dalangin din po namin sa inyo, Panginoon, ang inyo pong iglesia dito po sa Dako ng Cardona. Pagpapalain po ninyo ito at itulod na patuloy po na sa ganitong mga panahon at pagkakataon ay patuloy pa rin po kami na nagkakalapit-lapit, tumitibay pa rin ang aming relasyon sa isa't isa at higit sa lahat ang aming pananalig sa inyo. Hindi po namin pababayaan kahit ganito po ang mga sitwasyon sa aming pong kapaligiran. Muli po Panginoon ang bawat isa po sa amin, sa inyo lang po nagtitiwala, alam po namin na hindi niyo po kami pababayaan. Ang prayer po namin, Jesus' mighty name. Amen. Amen po and... Angels watching over me.